So, discuss naman natin ang class with constructor. So, dun sa naunang video ay diniscuss ko yung classes and objects. So, ngayon naman ay class with constructor. Okay, so, saan ba ginagamit ang constructor at paano mag-define ng class with constructor? So, when a class or struct is created, its constructor is called. A constructor have the same name as the class or struct, and they usually initialize the data members of the new object. So, ibig sabihin, once you create a class with the constructor, automatic siyang, pag nag-create ka or nag-instantiate ka ng class, nirarun din niya yung constructor na create mo. So, halimbawa, ito yung ating sample. So, we have a class taxi. Then, meron siyang, ito yung kanyang constructor. So, public taxi. Ang ginawa niya is initialize lang niya or binigyan niya ng value yung is initialize is equal to true. So, nung nag-create siya ng object, ang value, ang mapiprint ito ay true na yung initialize. So, ibig sabihin, ang output nito ay mara-write lang or madi-display lang yung true. Ibig sabihin, na-initialize na yung ating or nakapag-create na siya or na-iran niya yung kanyang constructor. So, paano ba mag-create ng constructor? So, we have several ways to create a constructor. So, una, so mayroon tayong employee na class employee. So, mayroon kasing constructor na wala siyang parameter. So, empty yung kanya sa loob ng kanyang parenthesis. Pwede rin tayong mag-create ng constructor na may parameter ito with single parameter. So, yung employee ID, meron dito. Pwede namang marami. So, for example, dalawa. So, ito yung constructor na may dalawang parameter. Pero isa lang yung gagawin mo dun sa constructor. So, pwedeng walang parameter, pwedeng meron. Okay? Again, sabi dun ay same as ang name ng constructor ay same as your class name. So, kaya mapapansin mo, employee din yung nakalagay dito. And, nakapublic siya. No? So, ibig sabihin, yung iyong data members or yung iyong state or attributes ay yung states mo ay pwedeng naka-private at dito mo lang i-initialize o bibigyan ng value kay employee. Okay. So next, a constructor is used to initialize an object. Method is used to exhibit functionality of an object. Constructor are invoked implicitly, whereas methods are invoked explicitly. Construction should be of the same name of that of class. So ibig sabihin, ang constructor ay ayun nga, automatic na siyang in-execute once na ang object ay na-create or yung class mo ay nagkaroon na ng in-execute na natin yung plan, di ba? Yung plan natin or yung blueprint natin, yun na yung class to create an object. So, once na nag-create tayo ng object, automatic na inirara yung constructor. While ang method naman ay kailangan nating i-call para i-execute niya yung statement niya sa loob. Yun yung pinagkaiba ng constructor at saka method. So, ano ba yung method? Paano ba tayo magawa ng method? So, yung mga nauna natin na paano mag-create ng method sa C#. So, pwede tayong gumamit ng void na keyword, kaya lang pagka void, wala siyang return value. Okay? So, pwede rin natin gawan siya ng access modifier, pwedeng public, private, pwedeng protected. So, pagka naka-public,
edi pwede nating i-access yung method na yun kahit sa ang class. Pag naka sa iba pwede pa rin nating i-access sa ibang iba pa nating file. While kapag naman siya naka-protected, pagka-protected naman ay sa pwede siyang ma-access sa loob lang ng project. Ano? Then pag private, doon lang sa loob ng class na 'yon. 'Yun yung ating access modifier. So for example, makikreate tayo ng class and object with constructor and method. So ito yung problem natin. The user will input the following: employee name, employee number, hours work, and rate per hour. Then makikreate siya ng class employees. Then use the constructor to collect the employees information. So ang i-collect natin ay itong mga data ito. Then create a method that will compute total amount of the product. Then create a method. So ibig sabihin dalawang method yung ating i-create dito. Isang constructor, dalawang methods. Okay? So gawin natin. So sabi doon ay mag-create tayo ng employees, class employee. So public na class employees. With the following states. So, ito yung mga states niya. So, since may constructor tayo, we can declare the employee state as private. So, private na lang gamitin natin. So, ang kailangan natin ay employee. Kailangan din natin ng, so, ang employee name ay string. So, emp name na lang gamitin natin. Semicolon. Then, private string emp number. Emp num. Ano pang kailangan natin? Kailangan natin ng hours work. So, private integer, so whole number na lang gamitin natin, hours work, then private rate per hour. Ang rate per hour, since yan ay amount, pwede natin gamitin ay double rate per hour or RPR na lang, RPR para mas maikli. Then private double, so yung deduction ay amount pa rin, kaya siya ay double. Yeah, so nakapag-create na tayo ngayon ng states niya. Ang gagawin naman natin ay constructor. So ibig sabihin, bibigyan natin ng value ang states na to using constructor. So sabi doon, ang constructor ay same as the class name. So public employee. Yan. So public employee, so ibig sabihin kapareha siya doon. Ang nawala lang sa kanya ay yung class na keyword kasi hindi siya class, kundi siya ay constructor ng ating class employees. So ngayon, since kailangan natin ng data na ipapasa dito, kailangan natin ng parameter. So kung ilan itong ipapasahan natin ito, ganoon din yung number of parameters. So string name, string num, integer, HW na lang gamitin natin. Then, double RPH and double then. So, ibig sabihin, ito yung ating kailangang parameters o ito yung mga values na ipapasa natin para dito. So, ipapasahan,
yung pangalan nito, yung laman ng variable nito, ipapasa natin doon. So ilalagay natin yung m name is equal to name. Num, yeah, m num is equal to num. Ars work is equal to hw. RP ars is equal to rph. Pwede na kamitan ng this para hindi tayo malito. Ibig sabihin ay kung ano man yung this, yun na yung ating class. So this, pero pwede rin namang wala, lagyan na natin para ano, para hindi malito. Kung parehas man yung gagamitin mong variable dito tsaka dito, ibig sabihin yung this, ito yung state ng iyong class. So this that ano pang wala natin? Deduction equals dead. Ayan. So, anong sabi pa dun sa problem natin? Magkikreate tayo ng method to compute the total amount of what product? Total salary. Gamitin natin salary ito. Ano, hindi product. Total sa or salary or gross salary ng employee. So ito yung ating constructor. Mag-create tayo ng method sa public. So pagka may return value, ang i-return kasi na kailangan natin ng may return value, ang i-return natin ay yung computed gross salary ng employee. Ito. Hindi ito product. Ano? Ito ay yung salary ng ating employee. So, since salary yan, double yon ang kanyang data type. Double GSAL. G gross salary. So, yung ating gross salary ay mula sa product ng hours work at saka rate per hour. So, kapag ka naka-void tayo, wala siyang return value. Since pero ang ginamit natin ay yung may return value, at kung anong i-return niya na value, ito yung ang ilalagay mong data type niya ay kung anong i-return na value. So, ang i-return natin ay yung gross salary. So, lagay natin return. Anong ating i-compute? Yung hours work times this rate per hour. Ayan. So, ibig sabihin, yung ating to compute the gross salary, i-multiply lang natin yung number of hours work at saka yung rate per hour. Then, next is to display the result. So, mag-create din tayo ng method. So, since walang return value, di-display lang niya, pwede natin i-create na public void display. Yan. So, ang i-display natin ay yung pangalan, yung mga pangalan ng ating itong lahat ng information na to. So, pwede natin lagyan ng counting design yung output niya. So, console.writeLine. So, lagyan natin ng design na asterisk. Bawa. Yan. So, lagyan natin ay
sleep. Ibalas ang ating bawasan natin dito. Dalawa. Then ito ay dalawa. Ayan. So, tigalawa. Sleep. Then, lagay natin ay console dot right line employee name. Lagay natin ay comma this dot emp name. Type na lang natin para hindi tayo mag-type. Ito ay employees number. Employee number. So, this dot emp name. Emp num. Then, ang sunod ay hours work. Sunod ay pay per hour. Sunod ay deduction. Next ay gross salary. Ayan. So, lagay natin dito sa hours work ay this dot natin hours work. Ito, hours work. Then, rate per hour dot rate per hour deduction. So, yung ating gross salary ay galing sa computed na to. Gross salary. Ayan. So, meron siyang parenthesis kasi siya ay galing dito. Ito yung tinawag natin yung ating method na gross salary para i-display niya yung computed na gross salary galing dito sa product nitong dalawang ito. And, isa pa ay yung ating net. Net salary. So, yung ating net salary ay galing sa gross salary minus deduction. This deduction. So, meaning, yung i-return na value ng gross salary na gross salary ay ma-minus dun sa inputted deduction ng employee. Okay. So, tapos na. Pero dapat ito ay may placeholder. Kung walang placeholder, plus ang gagamitin natin. So, wala tayong nilagay na placeholder. Or pwede namang kung walang placeholder ito, pwedeng gamitan natin ng placeholder. No, gamitan natin yung iba, yung iba wala, para makita nyo na pwedeng kahit alin dyan. So pagka walang placeholder plus ang gagamitin, pagka meron naman ay di yan ganito. So ang kagandahan nito, pagka placeholder ang ating ginamit, pwede mong siyang lagyan ng formatting. Ano? So, since yung gross salary ay amount or currency, pwede tayong mag-colon C. So, ibig sabihin ay currency, ganun din ito. Colon C. So, yung C kasi ay stands for currency. Paper R, ito currency din. So, ano bang advantage kapag naka-currency
format siya. So automatic meron siyang 2 decimal place, magkakaroon din siya ng comma every 3 digits. At meron siyang sign ng currency. So kung ano yung sign ng currency mo, ay yun yung mag-display. Kaya lang kapag ka naka-peso sign, hindi siya nag-display or question mark yung mag-display dahil wala tayong ASCII character na pang console. Pero kung naka-Windows application ka, kaya niyang i-display yung peso sign. So tingnan natin kung anong currency format ng ating ginagamit na computer. So itatype mo lang ay currency. Ito. Ito, currency. Change the way currency. Then, additional settings. So, dun sa tab na currency. Ito, naka-peso. Ano? So, halimbawa, gusto mong dollar sign, yung kanyang currency sign. Select mo lang yung dollar sign para siya yung ma-display. So, nakapag-create na tayo. Natapos na natin to. So, nakapag-create tayo ng class employees. Then, ng constructor. Ng method to compute the gross salary and yung result. Ano? Ang gagawin na lang natin ngayon ay sa main program. So, sa main program, doon tayo magpapa-input ng data. Ano? So, ilalagay lang natin yung input. So, pwede natin kopyahin ito. So, ilalagay lang natin dito. Tanggalin natin itong mga datang ito. Kasi hindi natin ito, hindi siya ma-recognize dito. Para hindi na tayo mag-type. Lagay lang natin enter, employee name. Enter. Employee number, enter hours work, enter rate per hour, enter deduction. Yan. So, sasalitan lang natin ng variable. So, ang kailangan nating data ay string, string name. Ano pang string natin dyan? Employee number, num. Ang kailangan nating ang ating hours work ay integer. Hours. Which are nalalagay natin. At meron tayong double na rate and deduction. Yan. So, ito yung mga variables natin na kailangan. So, magpa-input na tayo ng name. Name is equal to console.readline. Then, ganun din dito sa ating palta lang natin ang num. So, pwedeng para katabi ng ating enter employee, gamitin na lang natin dito ay write lang. Right lang gamitin natin para nasa katabi niya, katapat niya. Yan. So, ibig sabihin, hindi tayo nagkaroon ng conversion o ng parsing kasi yung ating yung console.readline ay string data type. At the same as yung ating name ay string data type. Ganon din yung num. So, dito sa padalawa, kailangan natin mag-parsing kasi yung ating HR ay integer ang type. Kaya maglalagay tayo ng convert dot 2 in 32. So, kailangan natin mag-convert. Ganon din dito sa dalawang natitira. So, ang ating ilalagay ay rate at hindi in 32 yung ating ka-convert kasi naka-double type siya. So, convert to double. Ayan. Copyahin na lang natin ito.
Ayan. So, this portion will accept the user's input. Ito. Itong portion na ito. So, pag nakapag-input na siya, pwede na tayo ngayong mag-ipasa yung mga input na ito na data papunta dun sa ating object. So, ang unang natin gagawin, makikreate tayo ng object from our class na employee. Employees. So, employees is equal to M equals new employees. So, mapapansin natin na ito ay naka-red. So, bakit? Yung ating employee dito, ito, ay na-detect niya na may mali dun sa ating ating code. Kasi nga, meron tayong create na constructor. So, basta tinapat natin, nag-mouse over tayo dyan, makikita natin yung name, yung ating num, yung HW, yung RPH, at saka din. Kasi nga, once na nag-create ka ng object using your class, at merong yung class mo ay may constructor, ini-execute na agad niya yun. So, ibig sabihin, required siya, required yung parameter mo nilagay sa constructor. So, yung name, papasahan mo yung name, yung num, yung HW, yung RPH, at saka din. So, saan natin kukunin yung ipapasa? Dito sa in-input natin ay, na, sa in-input natin na ito, sa in-input ng user. So, yung ating ilalagay dun ay name. So, pangalan din natin ay name dito. So, hindi kailangan or pwedeng magkakaiba. Halimbawa, iba yung pangalan mo dito, iba yung pangalan dun. Pero pwede rin naman na parehas. Hindi, ibig sabihin, hindi required na pare-paras yung variable mong ginamit dito at saka dito. No, so, nagkataw lang na name dito. Name din ang ginamit ko dito sa ating pag-i-input. Pero pwede naman nating baguhin. Halimbawa, NM lang. Ayan. So, dito, lalagay mo NM. Ayan. So, dito, ang lalagay mo din ay NM. Comma, yung sunod ay yung ating num. So, num ang ating nalagay doon. Comma, so, nakalagay naman na highlighted yung kanyang kung saan ka maglalagay. Anong lagay natin? HR, comma, sunod ay rate, comma, bed. So, yun. Nakapag-display na tayo or nakapag-create na tayo ng object using our class employees. So, ngayon, kahit hindi ko tawagin yung itong constructor niya, automatic kasing ikinocall niya yung constructor. So, ang gagawin na lang natin dito ay ikocall natin yung display. Display na agad yung gagawin natin. Kasi yung public double gross salary naman ay tinawag ni display dito sa portion na to. So, ibig sabihin, ito na lang yung tatawagin ko, si display. So, si display since siya ay under ni class employee or nung ating object na M, ilalagay ko ay M.display. So, yun, nakita niya na meron siyang display method. Okay, so yun lang ang ating gagawin. So, ang ating class ay may constructor at may two methods. Yun. Okay. Tignan na natin. Tignan natin. Tama. So, enter employee name. Halimbawa ay si Jan. Jan de la Paz. Employee number ay CC1001. Enter hours work ay 45. Ang rate per hour niya ay 500. Ang deduction niya ay 2,300. So, yun. Na-i-print niya yung payslip, employee, mali ang aking lagay ng ano. Yun. So, nakikita nyo na yung pinormat natin na currency, nagkaroon siya ng dollar sign, at the same time, meron siyang automatic na comma every 3 digits. At may, meron siyang 2 decimal place. So, kamali tayo dito sa parehas yung ating nalagay.
dun sa display. So, sa display ay but wala tayo sa display name. Dito pala, num. Kaya para has natabulan. Ano? Okay, try natin. So, dyan, Delapas. Employee name, CC1002. Password, 45. Bawa ay 501.25 yung kanyang referral R para magkaroon siya ng decimal dun sa ano, deduction ay 25.50. So, kanyang employee name John De La Paz, then 45 R's yun. So, yung kanyang referral R ay magkaroon na siya ng decimal. So, yun, nakapag-create tayo ng class with constructor and two methods. Ngayon lang, at so kung gusto natin palitan yung ating currency na peso, punta ulit tayo dun sa, no, type natin currency, then additional settings. So, sabi ko nga sa inyo kanina, yung peso ay hindi niya ma-display kasi nga wala tayong ASCII character na peso. Pero kung siya ay nasa Windows application at pinamitan mo siya ng C, nati-display niya yung kanyang currency format o yung peso sign. So, pag ito yung ginamit natin, question mark kasi hindi nga niya ma-display. Diyan, CC45 or 50.25, deduction ay 25. Ayan. So, question mark yung na-display. Once na sinet mo siya sa peso sign. Kasi wala tayong sa kapag console application, hindi niya ma-display yung peso sign. Or wala siyang character para sa peso sign. Pero kapag Windows application, na-display niya yung peso sign. Okay. So, kung ano, pwede namang F na lang yung gamitin mo or yung fixed number. Si pagka FI fixed number. Or pwede rin N. Try natin yung F. CC102. 45. Or reaction ay 3000. So yan. Ang F pala ay walang comma. So, pwede try natin yung N. It's number. So, N. Ay, hindi siya nagkaroon lang. So, maliit lang yung number na kinamahan natin. Yan. Yun. So, may comma siya yung N. Okay. So, yun lang. So, dito sa ano, pwede natin, since ito yung tumawag, dito na siya tinawag sa loob ng ano, ng class. Pwede natin itong i-public. Public, i-private. Kasi sa loob naman siya, doon na rin siya tinawag sa loob ng class. So, ibig sabihin, pag naka-private, hindi na accessible dito si, anong pangalan nun? Si gross salary. So, i-try natin dito si M. Lagyan natin M dot gross. So, wala dito si gross. Ano? Pero kung siya kanina, kung siya ay nung naka-private na, nung naka-public siya, public. Kung naka-public siya, M dot gross. Ayun. So,
So, nakikita siya. So, since hindi naman natin kailangan yung gross salary kasi nga, gumawa tayo ng isang method to display the computed gross salary dito na nga, hindi na natin kailangan na tawagin. So, kaya pwede natin itong i-private. Yan. So, okay na. So, again, meron tayong two methods. So, ito. So, pagkagagawa ka ng method sa kailangan ng return value, pwedeng ganito yung style. Pag naman walang return value, pwede ang gamitin mo ay yung void na keyword. No. So, yun lang. At maraming salamat.